Oy, Eva, may nagtanong. Talaga bang wala kang pahinga? Oo, tugma naman. Ayan. Pero may tulog naman ako, guys. Ay, may tulog. Walang tulog. Ano? Wag lang walang gising. Oo, yun. Yan. Kasi pag walang gising, nako, alam mo na yun. Goodbye ka na. Ayan. Sige, simulan na natin ang with ibang klase o uri ng taong iyong makakasalamuha sa opisina. Mm-hmm. Unang-una dito, Eva, yan. May mga tao na Mr. or Mrs. Know-it-all. Ay, oh, alam ko yan. Ayan. May mga ganyan talaga. Importante makilala mo once and for all, kapag nagtatrabaho ka na, itong si Mr. or Miss Know-it-all. Pwede na naman miss, pero mas madalas kasi lalaki yung mga yan ganito. Yan yung ano, kumbaga sa kanta, dahil mong alam. Yun! May kanta yan eh. Ano, paano? Paano yung kanta? Habang inaalala mo, i-explain ko lang sa kanila. Eh. Sige, sige, sige. Itong si Mr. or Miss Know-it-all, pero mas madalas kasi Mr. Know-it-all, karamihan lalaki ang ganito. Sila yung mga halos 20 years pataas ng nagtatrabaho. Inamag na sa workstation nila sa shop. Grabe ka naman. Kumbaga mga sila na yung mga veterano. Yan. Inaamag, grabe ka naman. Sa sobrang tagal nila sa company, yung kapag bago ka, lahat ng gawin mo, i-correct nila. Mm. Diba? Wala namang masama ko i-correct. Mm. Diba? At least, hindi mo ano? Nasira. Hindi mo mga tao dito, hindi mo makakalakihan yung maling gawain. Ayun. Ito yung mga tao tipong kahit tama naman yung ginagawa mo, sila yung, kumbaga eh, kinokorek ka pa rin ang kinokorek. Kasi ang alam nila lahat ng ginagawa mo dahil matagal na sila sa umpanya. Kasi alam na nila yung pasikot-sikot. Ayun. Ito yung Mr. Know-it-all. Hindi naman masama, pero minsan nagiging negative na din yung dating kapag ikaw tinawag na Mr. Know-it-all. Ayan. Oy, mga ka-tabletista, kung meron kayong trabaho na ganyan, pangalanan nyo nga. Oy, actually marami. Ah. Ilan ba yung nasa iyo? Dito kasi marami. Iba't ibang uri ng ka-opisina. Ayan. O sige, sige, sige. O sige, magbigay ka ng iba't ibang klase ng uri ng opisina. Eh, ba yan? Ito yung mga clowns. Mm-hmm. Clowns, yung mga kengkoy sa opisina, yung mga one-liner, magbibigisin sa lahat kapag nagkakaantukan na. Ayan. Oh, tapos ito yung mga... ito yung nagbubuhay ng kwentuhan. Tama? Mm-hmm. Yes. Ayan. Yun. Parang, ang example nito yung madalas mga kengkoy yung dating. Alam mo yung kengkoy? Yes. Ayan. O sige, ito pa, isa. Natatawa ko dito. Si Dora Reclamadora. Bakit naging Dora? Si Dora Explorer yan eh. Hindi, Reclamadora. Dora. Kasi si Dora Reclamadora. Ito yung hinding-hindi mawawala sa isang opisina. Diba? Pansin mo yan. Ikaw, nanggaling ka na sa ibang kumpanya. Ako, nanggaling na rin ako sa ibang kumpanya. Marami akong mga na-encounter na ganitong klase ng ka-opisina. Yung Reclamadora. Yung lahat na lang nangikikilos nila, abay irereklamo muna nila. Bago nila gawin. Pero sa loob lang naman nila, ginagawa naman nila. Nakuuna lang talaga yung reklamo. Nagre-reklamo, madalas reklamo. Hey, bakit ba ano? Pwede naman ito pagawa sa ibang department. Pwede naman silang gumawa ng ganito. Pwede naman silang ganito. Ganyan, ganyan. Pero ginagawa naman nila. Oo. Kasi pero, binabayaran ka pa rin naman. Yun! Alam mo yung kadalasan linya ng mga Dora Reclamadora sa opisina niya? Ang dami-dami kong ginagawa, utos pa ng utos. Kahit sa bahay, ganyan din naman, di ba? Ang daming utos, akala mo, laki na sahod. Di ba? May pinariringgan ka ba dyan? Wala akong pinariringgan, pero bata-bata sa langit, ang tamaan sa pool. Ilag-ilag naman. Ayan. Ayan yung mga Dora Reclamadora. Maraming ganyan sa opisina. Ayan. O ano pa? Eto, sa akin naman, yung mga geeks, yung mga taong, yun nga, walang pakialam sa mundo. Yung papel niya, yung parang boss computer lang yung iniintindi niya. Tapos kahit na mainit yung ulo ng boss niya at bad trip, yung mga geek na tulad ng ganyan, walang takot na lumalapit sa boss at nagtatanong kung mag-iiba yung result ng entry, etc. About sa work. Sa work. Mm-hmm. Maraming ganyang klase ng nagtatrabaho sa mga opisina.
Yes. Diba? Ang isa pang uri ng katrabaho, ito yung Bertong Bad Trip. Yan. Alam mo, ano yan? Si Bertong Bad Trip sa opisina, sila yung mga taong laging bad trip. Diba? Yung akala mo, pinagsakluban ng langit at lupa ang peg. Diba? Lagi silang bad trip, lakas makasira ng araw ng mga taong ganyan. Yun yung mga sayang ang umaga mo, tapos sila lahat ng kabad tripan, ipapasa nila sa'yo. Yung tipo pagdating mo yung babatiin mo ng good morning, di ba? Siyempre, mga pag-ingay pumasok sa trabaho, babati ka, ay, good morning, ganyan. Mm-hmm. Eto, pag nasalubong mo ito si Bertong Bad Trip, o si Neneng Bad Trip, nakasimangot. Lagi nakasimangot sa opisina. May mga ganyan klase ng tao. Yung mga nakaka-bad vibes, yung mga ganyan. Yun, di ba? Ang daming ganyan sa mga opisina. Ang aga-aga nakasimangot. Yun, di ba? Kumbaga, negative vibes ang ibibigay sa'yo, katablogista. Yes. Ayan. Okay, ito naman yung sa akin, yung mga Spice Girls. Spice Girls? Spice Girls! ano yan? Sumasayaw? Naalala ko yung kanta ng mga Spice. Ay, yung mga, ito yung mga magbabarkada. Magbabarkada. Magbabarkadang babae na mahilig gumimik, sabay-sabay. Ayan. Sabay-sabay. Tapos, laging late pumapasok. Ayun. Ang favorite day ng mga yan, Friday. Kasi gimmick Weekend, day. Oh. Diba? Okay. Lagi silang gumigimmick. Pagkatapos, bago matapos sa opisina, oh girl, saan tayo? Girl, saan tayo gigimik ngayon? Girl, saan tayo? Pupunta ngayon? Tapos, pag pinagawan mo ng mga group work, sila din yung madalas na magkakagroup. Ayun. Ito yung mga Spice Girls. Spice Girls. Yan yung mga iba't ibang klaro sa opisina. Oh, ito. Ito. Sigurado ako naka-encounter na kayo ng ganitong tao sa opisina, katablidista. Meron din klase ng tao na tinatawag nilang Juan Tamad. Diba? Juan Tamad. Ito yung yata yung pinaka-common sa lahat ng Juan Tamad. Bakit ka mo? Kasi yung taong ito, yung petix-petix lang sa trabaho, observe-observe lang bahate. Yan yung tipong nagpapanik na lahat dahil may deadline o submission ng reports. Tapos siya lang, wala lang, nakatunga nga, pa-Facebook-Facebook lang. Yan pala yun. Hindi ba pwedeng ano? Pa-IG-IG lang. Yan. Oh, hindi ba yan yung mga, kuwari, bago sila sumabak sa matinding gawain, tipong chill muna sila. Chill, yan. Pahinga lang ng konti. Yan. O kaya galing sila sa madugong trabaho. Trabaho. Yan. Yan yung type ng papahinga nila. Juan Tamad. Yung tipong di mo mag-visit ka na lang, partner. Diba? Parehas kayo na sinisweldo. Tapos itong taong to, kanatamad, nagpe-Facebook lang na nagpe-Facebook. Halimbawa, buong opisina ninyo nagka-cramming na dahil may report na isasubmit. Ito, petix, taas pa. Ay, huwag naman ganun. Petix ka na. Dahid pa ang boss, di ba? Tapos kung ano pa eh. Dahid pa ang boss, kung umasta, ano? Mga nakataas, papaasa sa lamesa. Ayan. Yan yung mga Juan Tamad sa opisina. Ayan. Ano ba yung mga ating... iba't ibang klase ng trabaho na kapapisina. Yes. Hollow Man. May dalawang klase ng Hollow Man. Hollow Man virus. Yung type A tsaka type B. Oh, sige, explain mo sa amin yan. Type A, ito yung mga empleyado na madalas invisible sa office. Bakante yung upuan, madalas absent. Absent? Yes. Yung type B naman yung pumapasok sa opisina, bagamat present siya, invisible naman yung work niya. Paano yun? Ito yung mga ano, yung tipong hindi mo sila nakikita dun sa upuan, yung type B, pero yung work niya, gawa naman na, tapos gawa. Lang, oo. Unlike dun sa type A na invisible sa office, pero bakante yung upuan. Oo. Oo, yun yung madalas absent naman. Madalas absent. Kumbaga, yun yung type A. Ang tawag dun sa mga minsan dyan, now you see him, now you don't. Oo, mga now invisible. You see her, now you don't. Kaya pala, hollow. Dahil hindi makita. Hollow Man! Uy, maraming, may mga ganyan sa opisina, di ba? Pero pansin ko sa opisina, madalas naghahalo ang mga Hollow Man dyan. Yung mga ayaw abutan ng boss. Oh, yan. O, ito. Lahat ng opisina, meron nito. Ito yung mga ka-opisina mong tinatawag nating credit grabber. Oh, ito yung mga ano, madami din kanya sa workplace, di ba? Yung mga tipong nag-aangkin ng hindi kanila. Akala ko nanguhuta. Hindi, credit grabber. Iba yung naghirap, di ba? Di ba, may pinagawang trabaho. Iba yung naghirap, pero sila yung kumukuha ng credit, ng incentive.
Kumbaga, parang, uy, ikaw ba paano yun? Oo, kami yun. Halimbawa. Hindi naman ikaw nahihirap. Paano mo naatid na ikaw kumuha ng incentive? Hindi, kumbaga parang yung incentive, eh, hindi naman siya pera, meaning eh. Kumbaga parang yung credit tambo, sabi niya, uy, good work. Mm, ikaw yung parang, etong mga empleyado na to, sila yung humaharap sa boss na, hindi, ako gumawa niyan. Parang ganoon. Mm. Maraming ganyan sa mga opisina. Sila yung mga, ito yung mga utos lang na utos. Diba? Tapos kapag maganda ang feedback, sila yung haharap na parang, kumbaga, ako gumawa, ako nag-utos yan eh. Kumbaga sa leader, tapos, hindi siya yung nag-lead. Oh, ikaw yung nag-lead. Yung member mo talaga, yung group gumagawa. Mo talaga yung gumawa. Dahil, pero dahil ikaw yung leader, parang, diba yung kasi, credit nasa'yo. Yan. Ikaw yung sumasa. Kumbaga, diba, sabi nga nila, pag leader ka, ikaw yung gagawa para susundan ka ng mga followers mo. Yes. Diba? Yan yun. Sige, ano ba? Ito yung mga weirdos. Weirdos? Yung mga problematic employee. At yung mga lagi may problema. Oh, akala mo, dala-dala nila lahat ng problema sa opisina. Wala nang ginawa sa opisina, hindi mag-problemahin yung kanilang problemang personal. Oo, yun. May kanya-kanya silang mga mundo. Mundo. Oo. Ayan. Yan yung mga, maraming ganyan ha, di ba? Sa mga weirdo, mga ano. Eh, ito. Member nata ng ano ito eh. Yung isang member ng tinatawag natin Transformers. Ang mga taong Negatron. Negatron sa opisina. Sila yung mga itinakwil na miyembro ng Transformers. Yan yung mga taong tinakwil talaga yun. Laging nega ang nasa isip. Kumbaga, may ipapatupad halimbawa na rules ang opisina. Tapos biglang, ang dating nito sa mga empleyadong ganito, nega parati. Diba? Kahit anong magandang gawin mo, nega ka pa din sa kanila. Yung tatuin mo siya na maayos, kumbaga, isipan ka pa na din ng masama, pagbibintangan ka pa dahil sobrang nega nitong mga taong to. Kumbaga, kahit constructive criticism ang ginagawa mo, negative nila tatanggapin ito. Yes. Ito yung mga Negatron sa opisina. Mga negative. Yan. Oh, malakas makahatak yan ha. Negatron ha. Oo. Oh, diba? Kailangan dapat may positive. Uh-huh. Yan, o. Oh. Hindi laging nega. Sige, doon tayo sa next. Naman, itong itong uri ng klase ng katrabaho na makapa-encounter mo sa opisina, yung mga babong. Ano, baboy? Babong. Ah, babong. Kinala mo ba si Babong? Yes, right to that. Favorite ko yung mga books ni Babong. Uh-huh. Ayan. Ito yung mga medyo matino na may sayad. Paano yun? Matino na may sayad. Paano matino na may sayad? Sige nga. Matino. Parang ano rin to eh. Hindi siya nalalayo sa weirdo. Pero, alam mo yun? Parang, pag kinausap mo, parang may sayad, may something na ano. Kumbaga parang pag kinausap mo, matalino naman, pero parang may pagka-nerd. Alam mo ba dati kong trabaho may katrabaho kong ganyan. May sayad. Yun. Parang may antena dito rin ko. Parang alien, di ba? Na, so, parang nasobrang sa katalinuhan. Yun, no. Kulang-wala balik-salita. Sit. Alam ba? Sit. Kasi kung sila na lang nakakaintindi nung mga hobby. Yun. Nagagagawa nila. Oo, yan. O, ito. Ito naman yung mga taong so-so gossip girl. Siguro naman, alam mo na kung ano klase empleyado to, di ba? So, gossip girl, sikat na sikat ito na tao. Lalo na kapag maraming mga chikang baon siya. Yan. Wala hindi mawawala yan, lalo na kung puro kayo babae. Ito yung taong naglilibot-libot ng kanyang station, ng ibang-ibang station sa opisina. Na nakikipagkwentuhan lahat na ata ng chismis, pati kukong patay ng artista, abay alam niya, 'di ba? Ito yung mga tipong ganung klase na empleyado, lahat ng chismis sa kapitbahay nila, kulang na lang ikwento nila sa kanilang mga kaopisina. Pero madalas 'yan sa mga kababaihan lang. 'Yun, oo. So, lalo na pag break time, 'di ba? 'Yun. Pero may mga ganyan ding empleyado na lalaki. Pero madalas kasi tao, diba? Chismoso? Oo, 'di ba? May mga empleyado na, uy, si boss nakita ko sa ganito, si boss ganito, ganyan. Oh, pero yung mga simpleng chika lang, unlike yan. Sa mga sa babae talaga chismisan niya. Sa mga kababaihan na.
yan. Chismis kong chismis. Oo, sige, dagdagan mo pa. Ito, ito ang sumunod naman yung mga commoners. Commoners. Paano yan? Ito yung pag-absent, hindi siya na, hindi napapansin ng boss. Na-absent, oh. Tapos sa paglipas ng panahon, sila yung mga taong nakakalimutan ng boss at mga co-employees nila. Mm-hmm. Yung madaling ano kalimutan, kumbaga, parang wala silang value. Walang value. Sa company. So kapag umalis sila, okay lang, sige. Parang, ay, okay lang, sige. Okay lang. Nag-resign na ba si ganito? Ay, okay hindi, lang. Hindi ka hinahanap, di ba? Oo, hindi na hinahanap, di ba? Yan yung mga tapong, hindi mo maramdaman na nasa opisina pala na doon siya nagtatrabaho, na hindi, wala, as in, wala siya, hindi siya nag-exist. Oo, yun. Di ba? Yan yung mga commoners. O, ito naman, yung mga empleyadong baby boy. Ikaw ba yan? Hindi ako to. Baby ako, pero hindi ako to. Ito yung ano, ito yung mga kaopisina mong alagain. Meaning, ito yung mga katrabaho mo na pabebe. Kahit may matagal na sa trabaho, matagal na kayo nagtatrabaho, kailangan mo pa rin siyang alalayan sa ginagawa niya. Gets mo? Pagbaguhan pa. Pagbaguhan naman kasi, di ba? Hindi. Kumbaga, matagal na to. Matagal na. Matagal sa trabaho, pero para sa baguhan. Yun ang matindi, di ba? Kumbaga, mga 10 years na siya sa trabaho na yan. Paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Yes. Diba? Hindi pa rin niya mamaster-master yung kanyang trabaho. Ito yung mga alagain. Kaya tinatawag niya, baby boy. Baby boy. Lagyan mo na, pag may katrabaho kayo, baby boy, lagyan niyo yung chupon. Ay, yun ba, yan yung mga kahit mga basic works lang, di ba? Tapos yes. Hindi pa niya magawang matutunan. Yes. Yes. Ayan. Ito naman yung mga Guinness. Guinness World of Record. Ayan, o. Pang Guinness, ano na yun? Bakit? Bakit ito yung mga, Guinness? Ano, ito yung mga masinop sa work, mabilis mag-work kahit na laging mali. Ah, talaga? Yun, yung pinipilit po na yung mga kakulangan sa katalinuhan. Ayan, yan yung mga ano. Oh, pinipilit lang. Maging, alam mo na, para ito. Mapansin lang. Sigurado ako, ito yung last listahan ko. Wala sa listahan. Last. Sa listahan mo. Yung mga hashtag feeling boss. Sino ba yan? May mga ganitong klase ng tao. Ito yung pinakauli. Yung mga katropa natin na hashtag feeling boss, di ba? Mamalaman sa listahan. Pero siyempre, sila yung mga hindi naman boss, hindi naman nakakataas, pero feeling mataas. Di ba? Yung tipong yung kulang na lang ilagay nila lahat ng pwedeng ilagay na position sa ilalim ng pangalan nila sa dulo nila ng email mga ganyan. Ay mga ganun. Oo. Sa yung mga sa yung mga no makauto yan. Madalas yan yung mga matatagal na sa kumpanya, di ba? Yes. Yung mga makauto si kala mo is feeling boss ang dating. Yan. Yan yung mga empleyadong ganyan. Diba? Hindi naman manager, pero parang manager ang dating niya. Meron talaga kapag, alam mo partner, pag habang tumatagal ka sa kumpanya, doon nakikita yung attitude eh. Yan, sila yung mga... Lumalabas yung... Ito yung mga klase na empleyado na kung makautos, wagas. Diba? Yung mga feeling boss. O ayan, saan nga ba kayo kabilang dyan, mga katuloy niya? Ang dami niyan, ha? Tapos meron pa. May dalagdag ka pa? Meron! Yung mga ano? Negosyante. Ah, may business. Alam mo po yan. Uy, wala namang masama. Wala namang masama, pero may mga empleyado ganyan na negosyante. Yan. Ang bayad, sweldo. Oo, ganyan. Di ba, may mga ganyan. At meron pa tao, ito yung parang ano rin eh. Parang minsan mo lang makita yung palitaw. Palitaw-litaw. Hindi ba nabanggit ka na yan? Palitaw. Sila yung kailan lang nila maisipang pumasok yung ang laki ng sahod nila, di ba? Pang manager, tapos it's either late or absent. Ito yata yung mga manager na walang oras ng pag-time in. Pwede. Kumbaga parang hawak nila yung oras nila. So nasa pwede. Sa kanila kung kailan sila papasok. Ayan. Ayan. Yan, sila yung palitaw na tinatawag. Palitaw. Ayan, get up ladies, ikaw ba? Sino ka ba sa mga ganyan na empleyado sa opisina? Saan kayo kabilang dyan? Saan kayo kabilang dyan? Nakilala mo na ba ng husto ang iyong katrabaho? Pero mahalaga dyan para maging matiwasay ang iyong pamumuhay sa inyong tinagtatrabahuhan. Maganda, kilalanin mo mabuti kung sino yung mga palitaw, feeling boss, sino yung mga so-so girls, gossip girls, ayan. Para naman, alam mo kung paano mo sila
pakikitunguhan. Or pakikisamahan. Pero hindi naman kasi lahat ng tao ay mapi-please natin. Ayan. Like sa akin kasi, nabanggit nga ng isa natin netizen na Mr. and Miss Congeniality. Hindi mo naman kailangan kaibiganin lahat. Kasi hindi mo naman kilala kung sino talaga yung totoo at hindi. Yung sa tao makakasalumuha mo. Mali mo, pinaplastic ka pala nung iba. Tapos ikaw genuine na genuine pa yung pakikitungo mo. Diba? Yeah. Ang nakakatawa pa minsan, di ba may mga empleyado rin na parang minsan pagpupunta ka sa mga kumpanya, kala mo may ano posisyon. Pag kinausap mo, ito yung mga feeling. Ganyan yung may mga feeling boss na gano'n. Alam, tapos ikaw baguhan. Parang gano'n. Oo. Kala mo, pag biglang malalaman mo sa katrabaho mo, sino yun? Ay, yung ano, isang ano lang namin. Di ba may mga ganyan klase ng empleyado sa isang kumpanya? Yes. Meron mga papapansin, lalo na pag ang empleyado may itsura, tas baguhan lang, siyempre yung mga lalaki doon nagpapapansin. Di ba? May mga ganyan kasi ng empleyado. Oo, may mga ganyan ako nakakasalamo. Ayan. Si Sandino, ginanong ko lang, di ba? Anong ba? Ginanong ko lang. Pero sa akin lang guys, hindi naman lahat kailangan yung kaibiganin. Yes. Kasi nag-apply ka para magtrabaho. Di ba? So kung merong may ayaw sa inyo, ang importante dito, katabritista, learn to adjust. Oo, learn to adjust. Diba? Mag-adjust ka sa iba't ibang ugali ng iyong katrabaho. Right? So, yan katabritista, ang ating mga pinag-usapan ngayon, ang iba't ibang uri na klase ng iyong katrabaho sa opisina. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsama. My name is Baby James. And I'm Eva Yan. At syempre again, don't forget to like on Facebook, yung Avante Radio Tablilisa page. I-follow nyo kami sa aming mga social media accounts. Like on Facebook, it's James Bryan. And on Twitter, it's at BB Jams Cool. Yes, sa akin naman sa Facebook, Eva Yan. And sa Instagram account, at DJ Eva Yan. At sa akin Twitter account, at it's Eva Yan. At syempre, kung meron kayong na-miss na episode, subscribe lang sa Avante YouTube channel. At syempre yung Twitter account ng Avante. Yes, yung Twitter account at Avante Radio, at sa Instagram account at Avante Radio. Yan, and don't forget. At syempre, hanggang sa susunod, nothing Avante by request. Stand by sa Hulaan Blues. Ito po ang Avante Radio Tabloidista.